Yo, what's up mga pops? It's your boy Winchester, and for today's video, maglilinis lang ako ng engine bay, punas-punas, kasi talagang inabot na siya ng alikabok. Almost a month na akong hindi naglilinis ng engine bay. So kanina medyo na punas-punas ako na, tsaka na palispis ako na gamit itong paintbrush. And then magche-check ako ng spark plug. Linis na rin gamit yung electronic contact cleaner. Ayan. So magbabaklas muna ako, tapos yung heat shield babaklasin ko na rin, na lilinisin ko rin ng konti, tapos punas ng radiator hose and all. Ayan, gaya niya mga singit-singit na yan, lilinisin. Tapos, ayun, check na rin ng engine oil and kung ano yung pwedeng malinis pa na abot or kayang abutin ng kamay gamit ng paintbrush at basahan. Alright, so ayun mga paps. Ayun, kung bago pa lang kayo sa YouTube channel ko, don't forget to hit subscribe and hit the notification bell button para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. So, ito na. Umpisa ko na muna maglinis. So, huwag natin pabayaang madumi yung ating mga engine bay sa ating sasakyan. Kasi ito yung kumbaga parang eh, dito natin makikita na talagang naasikaso ang sasakyan kapag malinis ang engine bay. Siyempre, nagamit natin kaya kailangan talaga din. Isa sa nag-inspire sa akin na maglinis ng engine bay ay nung makita ko yung itsura ng engine bay ni paring Reggie Cruz. Yun, shoutout there first. Tapos, ayun, maraming naglinis na rin ang engine bay nila. Yun, kay paring Junato. Napakalinis ng engine bay din nun. Yun. So, kung ano lang yung kayang abutin ng kamay mo, yun lang muna. Kapag nag-uumpisa ka. Sa nung nag-start ako maglinis, etong part muna na to. Tapos nung matapos, dito, then ito, tapos yung gitna. Tsaka, kaya mas pinili ko ako na lang maglinis ng engine bay ko kasi ayokong magpa engine wash. Takot ako. Kasi yun nga, may mga pa-flip na nagpa engine wash. Tapos, ayun, problema, hindi daw mag-start. Kaya, ayun, mas okay sa akin na DIY engine bay cleaning na lang ako. Kaya, tanggalin ko muna yung heat shield. Yun. Pwede na. Alright, so siguro yun na muna for now sa linis lang engine bay. And then kabit ko na yung heat shield. Tapos linis naman ng spark plug. Baklas ng spark plug.
bakla sa spark plug. Ignition coil muna, tsaka yung high tension wire, yung babaklasin natin. So basic lang naman to. Gamit lang kayo ng T-wrench na 10mm. Ayun nga pala, ingat sa pagbaklas nito nung socket. Kasi medyo sensitive siya. Baka masira. Baka mahugot yung mga wire. Yung gamit ko nga palang high tension wire, Seiwa na brand. Bale, may vlog nga ako tungkol dito. Nandun yung link. Kaya attach ko na lang sa description yung link ng vlog. Para kung sino gustong order ng Seiwa na brand, makakuha kayo. Medyo matagal ko na rin siyang gamit. Maganda naman. Japan. Sa Lazada ko ata siya nabili. Hindi ako nagkakamali. So, ito yung unang ignition coil. Maganda naman, tuyo. Wala siyang bakas ng engine oil. So, ibig sabihin nun, hindi siya nagbabasa sa loob. So, tingnan natin yung isang ignition coil. Alright, so, yung pangalawang ignition coil, okay din, tuyo. Walang basa. So, magandang senyales yan. Check natin. Okay. Walang markings ng basa. Okay na okay. Magandang senyales. Magkakatalo na lang yan sa spark plug kung ano itsura. Tingnan natin. Sana wala ding bakas ng langis. Linis-linis. Yun nga palang orientation ng ano, pagkakabit ng... Hindi naman kayo malilito dito. Kasi, yung mahaba, mula dito, papunta dun sa dulo. Dito. Tapos yung maikse, mula dito, papunta dito sa kabila. So, yun. Alright, so, pagbaklas ng spark plug, gamit tayo ng ratchet. Tapos, 16mm na deep socket. Tapos, extension. High tension wire naman. Tuyo siya. Ito yung sunog niya. Ang alawang spark plug. Alright, so, ayun na nga. Spark plug number 2. Ito na. Okay, tuyo siya. Ayan. Tingin ko, mukha namang maganda yung sunog. Pero, comment down below kung tama yung observation ko sa spark plug ko. Alright, spark plug number 3. Tuyo din. Wala din siyang basa ng langis. Oops! Ayan. Focus. Tuyo din siya mga paps. Maglilinis tayo ng spark plug. Ang paglilinis lang naman ng spark plug is gamit ang electronic contact cleaner. Ayun mga paps, sobrang dumi. So ito, spray ko ulit. Ganyan lang naman maglinis. Ayan, 1,
Tapos spark plug number 2. So yun lang, sobrang dumi. So huwag natin titipirin yung electronic contact cleaner kapag naglilinis tayo ng spark plug, mga paps. So ayun lang, naglinis ako July 18. So ngayon may timestamp na rin ako, may date, and syempre mare-record ko na rin dun sa aking record book ng maintenance ng cordling. Sobrang dumi, oh. Alright, so balik tayo, tapos install ko na yung spark plug. So ayun, bago natin ibalik yung spark plug natin, syempre punasan muna natin ng malinis na basahan. Ay. Alright, so ayun na, mga paps, naibalik ko na yung spark plug. Hindi ko lang na videohan, pero madali lang naman siyang ibalik. Ayan na yung 1. So, reverse yung pagkakabali ko. So, 4, 3, 2, 1. Ayun. So, nalinis ko naman siya ng maayos and all. Ayan. So, ibabalik ko na yung ignition coil. And, ayun na. Yun na yung last part. So, orientation. Ito yung ignition coil dito. Pero hindi pa pala nahigpit, ah. Yung paghigpit ng spark plug, hindi naman sobrang higpit kasi yan, kapag hindi mo naman siya matulak, konting higpit na lang. Yun, okay na yun. So hindi mo kailangan sobrahan. Kapag nagpapa-service din ako sa mga talya, talagang binabantayan ko. Hindi mas sa pagiging maselan, pero syempre kailangan bantayin mo yung sasakyan mo. Yun, okay na yun. Yung ganong higpit. Okay na yun. So, balik na yung ignition coil. So, yun lang naman. Simple-simple lang. Maintain ng pag-maintenance ng kotse. Ayan. Make sure lang natin na naka-diin siya. So yun na, ganun lang, maglinis ng spark plug and sabay na rin konting punas-punas ng engine bay. So hanggang dito na lang yung vlog na to, mga paps. And if you like this video, please give it a thumbs up. If you're not yet subscribed to my YouTube channel, please consider subscribing. Peace out.